Gandang umaga muli mga boss. Bali, day 2 tayo ngayon dito sa pagawa dito sa bahay. Nandito na yung ating mga kasama. Mga sugo. Ayun o. Kompleto tayo dito mga boss. Kompleto yung buong team. Nandito si Master Apo tsaka si Sunny Boy. Wala lang si ano, si Bay. Saka si Boss Tata. Ayan, bali dito sa kwarto mo. Una, asintahan ni Master Apo to. Tapos din doon. Papaltadahan ni Master Dante yun. Yung firewall doon. Hanggang doon sa taas na yun. Si Master Boboy pala, yung CR muna yung baba natin niya dito. Ipa-plastering niya muna. Ayan, pwede ng plastering to mga boss. Rap lang. Hanggang sa taas. Kung sakaling magka... Kung sakaling may budget para matiles na rin. Pupunta muna pala ako sa ano? Sa palengke. Anong gusto niyong ulam? Mga sugo ng bayan. Ha? Ako igad lang. Derang. Derang tanang, derang tanang tilapia. Wala. Derang tilapia na muna. Derang inihaw na tilapia daw mga boss. Bibili lang ako dito sa Dan siguro. Titingin ako. Tapos bibili ako sa Ara. Titingin ako sa Ara dito para lalagay dito. Tilapia raw ang gusto nilang ulam mga boss. Ayan. Bibili tayo ng tilapia. Dalawang kilo. Ay, para sa abin ito. Ay, tigapin na. Inihaw na tilapia. Ang ulam for today. Ng mga sugo ng bayan. Hala yung mga boss, nakabili ako ng junction utility box tsaka flexible. Pangabang dito sa mga sasakan. Kung sakali. Ayun o. Ayun lang, hindi pa ako nakabili ng breaker, walang budget. Eh no. Nakasinta na siya si Master Apo tsaka si Master Nante. Bumaba na. Tsaka si CR. Palitada na rin. Nakakondisyon yung aking mga team. Eh no. Nakagawa kami ng scaffold dito mga boss. 2x4 na tubular yung 2x4 ko doon. Ginawa naming scaffolding dito sa may mataas na part area. Ibay naman niya mga boss sa yan, nakabending. Tapos may flyboard pa doon sa taas. Ihaw muna natin yung ulamin namin ngayon mga boss. Ayan o. Inihaw na tilapia. Tilapia. Inihaw daw yung request nila. Hindi tayo sa bubong mag-ihaw. Sarap. Yes. Bale yung mga stirrup mga boss ay ginagawa na ni Lolo Boy. Ito yung gagamitin ko dun sa ano, dun sa biga, dun sa taas. Bale yung putol nito is 80 cm yung putol nito. 80. Bale sa isang buo makakakuha ka ng 7. Ayan yung mga stirrup. Ayan laki pala nito. Yung gagamitin ko dun sa biga is 10 inches by 5. Wah, ini gumawa na ako ng tiltilan ay sausawan. Sausawan mga boss.
tiltilan sa Pampangan. Ano? Toyo mansi with sili sa nihaw na tilapia. Ito na lang. Ang mga bulo saging. Kuha ko ng daon na saging para magbubudol fight tayo. Ayan, kuha tayo ng daon na saging dito mga bossing yun. Dun, oh. Dito pala umorder ng materyales. Ito. Bali hardware ito. Ayan, malapit lang sa amin. Ayun lang yung sa amin. Diyan ako umorder ng simento tsaka buhangin. Kaya na-deliver nila dahil malapit lang. Hardware. Ito yung ginagawa nilang kanal. Kuha ko ng down saging doon. May saging doon. Ayan. Sukal. Kuha tayong down saging. Para mag-butal fight tayo doon sa sama yung ating mga team. Okay, ito. Ito mga boss. Isa pa. Isa pa. Ito na siguro. Yan o. Baba lang naman. Yun. Ayos na ito mga boss. Yun o, mamos kaya na tayo. Uy, kaya na tayo mga pogi. Nasaan? Ben! Manta na, kaya na tayo mga boss. Ayan, budol fight muna kami ngayon. Nihaw na tilapia. Bale mga boss, tapos na kaming kumain. Ayun na yung nagawa namin ngayon, half day. Ito, ayun yung kwarto. Bale, nasa agad na itong asintado na ito. Bibigaan na lang to. Itong isa dito, sa kabila, isang patong na lang. Ayun o, isang patong na lang yan. Tapos, lalagay na yung biga. Tapos isasabay ko na siguro yung ano dito, yung hamba. I-assemble ko na. Kasi medyo mababa lang ito mga boss. Yung hamba nito, dun lang yung taas niya. Sasabay ko ng buhusan yung header ng hamba. Pinakataas niya dun sa buhos sa beam. Sa biga. Ayan. Napaltadaan na rin namin tong pyrol dito. Bale, nilagyan po namin yung Sahara to. Para ano po siya, waterproof. At tumatagas po kasi ito pagka umulan. Medyo nagmumoist siya. Kaya pinalagyan ko ng Sahara yan. Tapos pagka ganyan po, pagka firewall, mas maganda po kung papaltadaan pa din sa, ano, sa likod. Para talagang wala siyang tagas. At mas maganda ko sa likod mga boss, finish yung paltada sa likod. Kahit medyo pangit yung pagkapaltada, pero finish siya. Mas maganda yun.
Kung wrap lang kasi, medyo may ano pang pumasok yung tubig pagka doon sa likod. Ayan, dito ano lang, pinarap ko na lang siyempre. Ano ko na lang to. Pipinturahan ko na lang ng elastomeric. Elastomeric na lang ang na-apply na kung pintura dyan kung sakali. Ayan. Tapos ito yung CR. Bale, pinapalitadaan na rin to mga bossing. Ayan. Wrap lang din to mga boss. Pinarap ko lang din. Kung sakali kasi, bala ko dito, yung tiles niya is floor to ceiling. Ayan. Tapos ito, bali pinano ko muna ito. Tinanggal ko muna yung kasinta dito para hindi na ako mahirapan mag-stencil. Kasi mga boss, yung ventilation nito, yung sa bowl, o yung toilet, may ventilation yan. Kailangan ng ventilation po pagka ganyan. Para mabilis bumaba yung pagka-plus mo sa CR, mabilis siyang bumaba. Mabilis bumaba yung ano, indumi. Kaya meron ventilation dyan. Nalagay ko ng ventilation dyan. Palabas doon sa, ano, sa bubong. Sa, ano, palabas. Ayan. Half day pa lang yan mga boss. Yun po pala nagtatanong doon sa Sahara. Ito po yung Sahara. Ayan. Ito, Sahara. Bale, ang ratio po nito, isang pack nito, isang supot na semento or yung isang haluan na semento. Limang balde ng ganon, tsaka isang bag ng semento, tsaka isang pack nito. Ito, Sahara, cement waterproofing compound. Yan po yung inalo ko dito sa may part ng firewall. Ayan. Ito po yung Sahara. Bale, bili ko po dito is 35 pesos lang po ito, isang pack. Dito sa Adwar sa amin. Ito po yung Sahara. Ayan. For watertight concrete. Nabang ko na rin pala mga boss yung ano doon. Yun. Yung nakikita nyo yung ano na yun, yung flexible hose na yun. Bale, hanggang baba yun. Hanggang doon sa may switch, sa may hagdanan. Yan, bali, yan yung three-way switch. Bali, dalawa yan. Isa doon sa baba, tsaka isa dito. Ayan yung isa. Kung papanik ka, bubuksan mo doon, tapos papatayin mo dito. Kung bababa ka, sisindihin mo dito, bubuksan mo dyan, papatayin mo doon sa baba. Ayan yung gamit ng three-way switch. Ayan, kaya inabang ko na siya doon mga boss. Ayan, nakabang na siya. Tapos yung po pala nagtatanong kung magkano yung semento ngayon. Medyo mahal po yung semento na nabili ko kasi wala pong stock yung mga hardware dito. Yung mga ibang hardware na nagbukas, wala po silang stock na semento. Siguro naubos nung after lockdown. Kaya medyo mahal po yung nabili ko, 260 isang bag. Medyo nagsamantala po yung hardware na may stock. Kaya namahalan po ako. Dati 215 lang po isang bag, 215. Tapos yung buhangin is 1,500 po bili ko. Medyo mahal din. Dati lang po ano yon. Dati lang 900. Pero ngayon tumaas. Tumaas ng 600. Nagsamantala yung hardware mga boss. Wala naman tayo magagawa syempre. Kailangan natin bumili. Kaya pinatulong ko na kahit mahal. Kailangan kasi. Sayang yung panahon. Kung hindi ko pa gagawin ngayon to, kung maghihintay pa ako after lockdown, hindi ko na po maharapan tong bahay, sigurado. Kasi pagka after lockdown, sigurado, babalik na kami sa trabaho, hindi ko na maasikaso na naman tong bahay. Kaya nagsasamantala lang po ako ngayon. Ngayong nakabakasyon kami. Tsaka yung mga ano pala, yung mga boss, yung mga tao ko dito, yung gumagawa, bale, hindi ko po binabayaran yun. Pinapakain ko lang po sila. Bayanihan po kasi kami dito pagka gumawa. Halimbawa, pagka nagpagawa sila ng bahay, tutulong ako. Tutulong kami. Siyempre, pagka kami naman nagpagawa, ako naman nagpagawa, tutulong din sila. Ganun lang po, balik-balik lang po yung ano namin, yung bayanihan namin. Ganun po dito pagka nagpagawa kami. Yung mga kasama namin dito, yung mga tao ko. Kaya uso pa po dito yung bayanihan. Pag wala din sila magawa, tumutulong sa akin. Kahit ako, pag nagpagawa sila ng bahay, siyempre, tutulong din ako sa kanila. Yun lang mga boss, tingnan nyo naman tong kalat na to. Sigurado, mahihirapan na naman ako maglilinis dito. Ayan, talagang ganyan mga boss, pagka nagpapagawa ng bahay,
talagang hindi maiwasan yung alikabok. Napakalikabok talaga. Kaya gusto ko pagka natapos na to, pagka nalaman na talagang todo na plastering na, doon na ako maglilinis dito talaga. Yung general cleaning talaga. Itapon na yung dapat itapon. Ayan, para lumuwang na dito sa taas. Yung hindi na dapat nandito, dispose na. Para wala nang kalat dito. Ang daming kalat, oh. At syempre, nagpapasalamat po ako dun sa nagbigay ng tulong sa akin. Or nagbigay ng pambili ko ng simento. Syempre, maraming salamat po ng marami sa inyo. Hindi po dahil sa inyo, siguro hindi ko mapapalitadahan tong bahay, syempre. Wala naman po akong pagkukuhanan ng budget para dito sa bahay. Tulad ngayon, lockdown, wala pong talagang income. Maraming salamat po talaga sa inyo. Napakabuti niyo po. God bless po sa inyo, ma'am. Sana po marami pa po kayong taong matulungan. Humaba po sana yung buhay niyo. Napakasarap na may sariling bahay, mga boss. Kaya ko tinayo to. Nagpursige akong tayo tong bahay na to. Kahit yung naunang bahay, mga boss, ito munang kwarto yung pinatayo ko noon, dalawang kwarto. Yan, yung sa baba na yan. Tapos itong dito, tapos yung CR doon sa baba. Yung muna yung tinayo ko noon. Masarap kasi yung nakabukod ka. Wala kang iniintinding ibang tao. Kahit sabihin mong magulang mo yan, kahit sabihin mong mga kapatid mo, siyempre kasama mo yung asawa mo, kailangan mo talagang magsarili. Para wala kang iniintindi kahit anong lutuin nyo, kahit anong ulamin nyo, hindi nyo iintindihin yung ibang tao. Tsaka may privacy din kayo kung sarili nyo yung bahay. Ayan. Kaya nagpursige po akong itayo itong bahay. Kahit ganito lang yung ano, kahit hindi pa tapos. Paunti-unti lang, siyempre. Hindi naman po tayo ganun kagandang kumita, siyempre. Paunti-unti lang. Maligaya na po ako kahit ganito lang yung bahay ko. Ayan. Kahit hindi ganun kaganda, ayos lang po yun. At least sariling bahay. Masasabi mong bahay mo. Pinaghirapan mo yung itinayo mo dito. Dugo at pawis ang puhunan para maitayo ang isang bahay. Hindi biro po kasi yung gastos at pagpapatayo ng isang bahay. Kaya yung mga nagpapagawa po ng bahay dyan, syempre, pag po kaming gumawa, syempre, dapat po maayos. Para yung nagpapagawa, sama satisfied naman po siya kasi hindi po biro kitain yung perang pampagawa ng bahay. Kaya po medyo concerned po ako sa mga nagpapagawa ng bahay. At saludo po ako sa mga OFW na gustong magkabahay, syempre. Bale, dumadayo pa sila sa ibang bansa para lang sa pamilya. Para sa makapagpagawa ng sariling bahay, yung dream house nila. Kaya dapat masatisfied sila yung sa pinapagawa nila. Huwag natin silang lolokohin. Huwag natin silang peperahin. Yun lang, kumita ka ng konti, ayos na. Hindi yung nag-aabuso. Porket nasa abroad is, sabi mo maraming pera, hindi po ganun. Tamang-tama lang sa sahod o ng kita, ayos na po sa amin yun. Hindi po kami nag-aangkad ng malaking kita. Ayun mga boss, yung nagawa namin ngayong araw, syempre, shoutout muna tayo. Shoutout kay Kately Reyes, kay Eric Mercado from Taiwan, at kay Lemuel Balahadja, at shoutout din kay Ren, at shoutout kay Retu Galang from Ayala, Magalang, Pampanga, at kay Atsa Prestosa Dines from Bayuii, at shoutout din kay Sahid Escanilla. At shoutout din kay Vladimir Alarcon ng Manibaw, Porac, Pampanga. At shoutout din kay Jubes Clarin from Magveles. Kay Ronnie and Relly from Candaba. At shoutout din kay Celso Buhian ng Saudi Arabia. At shoutout din kay Joel ng Abu Dhabi from Imelda Banuelos. At shoutout din kay Rudel Bolata from Kuwait. At shoutout din kay Boss Abelino Saito from Tokyo, Japan, na laging nanonood ng ating mga video. Shoutout po sa inyo.
Shout out din kay Bamboo Jeweler Clay Cortez from Puig. At shout out kay Egay De Guzman and family from Pasig City. At shout out kay Starbex Yasuo. At shout out din sa tropang BWJ Team Ilocano. At shout out kay Marvin Renon. Shout out din kay Wilson Valdez from LA, California. At shout out sa at shout out kay Abdulaziz Iskilabi from KSA. Medyo nabubulog po ako sa ano yung pangalan niya, medyo mahirap bigkasin. Abdulaziz Iskilabi Iskilabi from KSA. Shout out po sa inyo. Kurt, shout out kay Kurt Junel from Cebu. Shout out kay HGM Magararu from Cavite. At shout out kay Nanay Josephine Carpios Carpio at sa season family ng Gemasan from JP Kudian ng New York. Shout out po Nanay Josephine Carpio ng at sa season family dito sa Gemasan. At shout out din kay Wilmon Bonifacio at kay Jobert Eronia. Ayan mga boss, tapusin ko na po muna yung video natin dito. Yung pumapago dito sa channel na ito, pakiclick po yung subscribe button sa ba, tsaka yung notification bell, para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko pa. Maraming salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo sa aking next video. Paalam po muna.